What's up mga boss? So welcome na naman sa ating channel, no? So for today's video's vlog, i-share ko sa inyo kung paano namin tinanggal ang matigas na piston pin, no, sa connecting rod ng ating mga motor, kasi mayroon ibang mga motor na kapag natambak na ng katagalan, tumitigas po itong piston pin, no? So gaya na lang sa videos na papakita ko sa inyo mamaya. Ito naman yung mga na-experience namin dati pa, kasi yung mga cousin ko mahilig sa mga drag race, at pag hindi na nila ginagamit, natambak na ang motor at ng katagalan matigas na yung pin. At ito naman yung humahawak sa ating piston kit, no, yung sa loob ng liner sa cylinder block natin, no, sa bore piston pin, no. Kasi pag itong piston pin kapag nadidikitan na ito ng kalawang, no, ay nahihirapan na kayo itong magtanggal, no? Okay lang kung ipa-machine shop, no? Pero kung wala kayong sa machine shop, pwede naman kayong mag-DIY, no? So, gaya na lamang itong ginawa namin, no? Pakita ko sa video. So, ikot-ikutin nyo lang ito, no? Pero dito sa ginawa ng isang kasama ko, ng maabutan ko ito, ginamitan naman niya ito ng blowtorch, no? Meron kasi kami ditong in-improvise ng blowtorch gamit itong price gas, no? Ito ra yung madaling paraan para pag uminit daw yung piston at saka connecting rod, ay madali nang hugutin ang piston pin, no? Kaya tiningnan ko muna siya dito sa kanyang ginawa, dahil ito kasi yung kanyang unang naisipan, no? At nang umiinit na ito, ayaw pa din itong matanggal, no? Kahit pinupukpok niya ng kuan, maso na maliit, at hugutin niya ito ng plies, no? Ayaw pa din, no? Kaya naisipan kong na gagamit tayo dito ng C-clamp, no? At sa video mamaya, no, ipapakita namin kung paano yung paggamit sa C-clamp na para madali itong matanggal, no, itong mga tumitigas na piston pin, no? Karamihan kasi sa iba, pinupukpok nila ng martilyo, no? Pero okay lang naman gamitan ng martilyo, pupukin, pero para sa akin, hindi ako komportable sa ganyang paraan. Kasi itong connecting rod, meron kasi itong stick bearing sa loob, baka masira. Aalog naman ito ng kunti. A few moments later. For example, no, meron tayo ditong connecting rod, no? So, meron ditong kanyang piston pin, no? So, itong piston pin, kapag napakatigas na siya, no? So, pwede na itong dugtungan dito, no? Ng isang pang pin, no? Katulad nito, no? Kahit itong hindi lang siya mataas, no? Kahit putulan nyo yung piston pin, ito kasi yung ginamit ko dati pag marami ako na, pag mayroon ako na-encounter na tumigas na ang piston pin, so ito lang, kaparehas lang yung piston pin, no? So ito, pinutol ko na ito. Pero same lang sila ito, ng laki at sukat, no? Sila. So dito, lagyan nyo lang ng bolt sa loob. Hawakan nyo muna bago nyo gamitan ng C-clamp, no? Pero mas maganda, mayroon itong bolt sa loob. Kahit magputol kayo ng bolt, ilagay nyo dyan bago pa ito, no? Or there, pwede rin bolt na rin, no? Na katulad nito, pang-alin, no? Yung matigas rin, no? Ilagay nyo dyan, no? At dito, yung pag nakaklam na yan, pag ikutin nyo yan, ikot ng ikot ang alin, magaanan po yan, no? Dandan po yan, lalabas, no? At itong parang stainless, alam na ito ng mga mekaniko na sa MIUI ito, sa kanyang drive piece, no? Ito yung isalpak. Siya kasi yung pumipigil sa ating C-clamp, no? At kapag iniikot nyo yung C-clamp, matatanggal to, no? Nang dahan-dahan. Kahit may kunting maiwan pa dyan, madali na yan hugutin. So, ganun lang, no? Ito lang ang ginamit namin.
At huwag rin kayong gagamit, guys, ng maliliit na C-clamp, no? Yung malaki-laki rin, no? Katulad sa ginawa namin. Para pag iniikot nyo na, malakas yung kanyang fuerza. So, kung nakita niyo man itong nilagay namin na bolt, no? Dito sa gitna, no? Sa pin, no? So, for example lang po yan, ha? Hindi po namin yan gagamitin dahil puputulin namin yan, no? So, kung anong haba ng piston pin sa motor niyo, so, ganyan rin, no? Ang inyong puputulin, no? Dahil ilagay naman natin sa loob, no? Para yung dugtong na piston pin ay hindi siya matatanggal, no? Para pag itinulak na ng malaking bolt sa C-clamp natin, diretso lang po yan, no? At hindi na malalaglag, no? Ang bolt na ilagay nyo sa loob, pwedeng yun sa 12mm, pwede sa 10mm, basta kakasya siya sa butas ng piston pin, no? So, tingnan nyo na lang, no? Dito sa gagawin namin, no? So, ikot-ikutin nyo lang ito, no? At meron itong nakalagay na na piston. At hindi na namin ito nilagyan ng bolt sa ilalim ng piston pin dahil sanay naman kami rito, no? Sa pagtanggal, no? So, maraming salamat at hanggang dito na lang yung videos natin. At huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel.